Sa 2025 elections, maaaring bagong sistema na nga po ang gagamitin ng mga botante. At may unang balita si Jonathan Andal. Hey! 2010 pa, nagsishade ng balota ang mga botanteng Pinoy. Pero out na raw yan sa darating na 2025 midterm elections dahil ang in, pagtatak sa inyong iboboto gamit ang stamping pen. Meron tayong mga kababayan na tatakot kasi yung shade lahat. Hindi nila nasi-shade ng lahat. Para din mas makatipid. Hindi na kailangan. Yung ball pen, hindi na kailangan yung pen na baka matuyo. At least ito, i-stamp mo na lang na ganyan para i-stamp sa atin sa mga bata. At dahil may bagong sistema, may bago ring makina. Ayaw na raw nilang gamitin ang VCM o vote counting machine na ginamit noong 2022. Lalo't may mga naganap daw na paper jam o hindi pagbasa o pagluwas sa balota. Ang gusto nilang ipalit, ang fast track o fully automated system with transparency audit and count. Naghahanap ang COMELEC ng manufacturer na kayang gumawa nito. Nasasagot na rin sa software pati sa mga stamping pen. Ang gusto nilang features, at least 12-inch touchscreen, ballot entry slot na kahit hindi pantay ang pagsubo sa balota, kakainin pa rin. Printer compartment na may auto-cut function para hindi naguguntingin ang resibo ng boto. Translucent na ballot box na waterproof at kayang mag-imbak ng 1,000 balota. At bagong software na kayang magbasa ng balota at pwede ring magbasa ng boto via touchscreen. 127,000 na makina ang kailangan pero hindi raw bibilin kundi rerentahan lang muna para wala raw problema sa storage at maintenance. Ang bilang ng boto naman, sa halip na sa transparency server, gusto ng COMELEC na idiretso na sa mga dapat na makatanggap gaya ng server ng Lungsod o Munisipyo, COMELEC Central Server, Minority Party, Media, Majority Party at Citizens Arms. Sapagkat yun po yung dinidemand ng lahat ng mga Citizens Arms, ng mga IT groups, para po may comparison, para po hindi sabihin na, kasi nagaling lang sa ganyan, dapat galing mismo sa makina. Ang halos 100,000 VCM na ginamit naman noon, idineklara ng unusable. Para di matenga, pinag-iisipan itong i-donate sa DepEd o sa Professional Regulatory Commission para gamitin pang-check sa mga test paper. Pero kung di raw sapat ang budget para sa bagong makina, mapipilitan silang ayusin na lang ang mga lumang VCM. Pinag-aaralan rin ng COMELEC ang internet voting para sa mga Pinoy abroad. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.